Magandang araw sa inyong lahat mga Pops at welcome back again dito sa ating YouTube channel, CDO Tractor Plus TV. So for today's vlog mga Pops, actually andito ako ngayon sa loob ng aking sasakyan. Kasi dito ako gumagawa ng intro sa aking vlog kasi may ilang beses na rin ako gumagawa ng intro ngayon. Nagpa-take 1, take 2, take 3. Bago kasi ako ngayon mga Pops. No? So hindi naman ito bago sa akin kasi marami naman tayong mga vlog dyan na nagtatagalog tayo na walang baluktot at walang pabulol-bulol, straight yung pananagalog natin. Meron din type na pabulol-bulol, yung pananalita natin ng Tagalog. So ganyan naman talaga pag pure Bisaya tayo. So big shoutout pala sa mga kapatid natin dyan na Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dyan sa inyong lahat. Inshallah kung kayo ay nagbabalak na kukuha ng truck, kung may plano kayo na magkaroon ng business na trucking services. So itong video natin ay para sa inyong mga Pops at kahit papaano magkaroon kayo ng counting idea tungkol sa Isuzu Giga 10-wheeler ring van. So kung kayo ay naghahanap ng 10-wheeler ring van na Isuzu, so tamang-tama meron tayong dalawang available ngayon. So magkapareho lang yung makina, 6WF1. So marami, dalawa kasi yung klase ng ating 6WF1 ngayon na available. So meron tayong tinatawag na CRDI at meron tayong N-Line. So marami kasi tayo mga subscriber dyan, solid followers, solid viewers, at saka yung mga viewers natin na hindi pa nakapag-subscribe at nakapag-follow, please don't forget to follow and subscribe at pakits na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga video uploads. So ngayon, ang topic natin ngayon ay tungkol sa 6WF1 na CRDI at inline. Pasensya na, medyo paputol-putol yung pagpananagalog natin kasi alam nyo naman. Disclaimer sa lahat na ating mga viewers dyan, sana huwag nyo naman akong ibabash. Minsan kasi meron akong nababasa dyan ang mga comment na nagagalit sa akin kasi hindi na tayo nakapagbigay ng pricing dito sa ating vlog. So pasensya talaga mga Pops. Bawal po talaga tayo magbigay ng pricing dito sa ating vlog. So kung meron kayong mga katanungan, meron naman tayong mga vlog dyan na may mga cellphone number dyan sa itaas. At para hindi kayo mahirapan, pwede nyo naman ako i-direct itawag dyan. So yan lang mga Pops, no? Simulan na natin tungkol dun sa inline at CRDI. So ano ang mas advantage at disadvantage? So uunahan ko na kayo dyan mga Pops. Ang mas advisable ko talaga yung inline. Kasi yung inline mga Pops, marami kasi tayo mga mga previous natin mga customer yung mga nagkukuha sa atin ng mga Isuzu. So mas maganda kasi daw ang gusto nila yung inline. Kasi ang rason nila kung bakit inline ang gusto nila kasi yung inline kasi mga Pops, pwede mo lang siya ito trouble na ikaw lang. O kung meron kang mekaniko dyan sa inyo, pwede mo pa ipatrouble sa kanila kasi hindi naman masilan yon, no? Hindi naman masyadong sensitive yung makina na yan kasi inline yan eh. So yung inline kasi mga Pops, so, sa mga light vehicle lang, yung mga tulad ng mga 10 feet, yung mga Isuzu, yun ang tinatawag natin yun na fully mechanical. Kasi meron tayong tinatawag na electronic o semi-electronic at meron din tayong fully mechanical at semi-mechanical. So itong inline, parang mechanical na rin ito. No? So yung inject pump niya, hindi siya electronic. So pwede mo lang i-manual. So ganyan din sa 6D40 sa super grid, no? Meron tayong 6M70 na electronic, meron din tayong mas bestseller kasi sa atin yung 6D40, mas hinahanap talaga yung ng mga tracking natin dyan na mga expert na sa mga truck. So ang hinahanap talaga nila yung 6D40. Ito din yung ano niya, yung 6W1, yung N-Line parang 6D40 din yun. At yung CRDI din parang 6M70 lang na ano yung mga electronic. So yun ang nakagandahan kasi yung inline kasi mga Pops, no, mas maganda siya kasi lalo na pag nasa malayong lugar ka, lalo na sa Basilan, Zamboanga o San Juan na Cotabato, yung malayo sa mga mekaniko, yung mga expert sa pagme-mechanic. Kasi kung electronic kasi yan, gagamit tayo ng mga scanner, no. So itong inline hindi na tayo gagamit ng scanner diyan. So hindi yan sensitive. So yun ang mas maganda doon sa inline. O yung CRDI naman, wala namang problema yung engines kasi naka-remap na yung mga CRDI natin. So yun ang mas nakagandahan dito sa aming company kasi naka-remap na yung mga unit natin dito, yung mga naka-electronics. Lalo na pag 6UG1, no, mga naka-remap na rin yan.
So, about speaking remap mga Pops, yung nire-remap natin doon, yung mga AdBlue, yung mga DPD, yun, diba, yun ang mas ano, yung mga, lalo na pag ano, marami mga sensor, kinakapo natin yan, yun ang tawag dito sa ano, yung mga common na tinatawag natin dito sa Mindanao, yung kapon. So, yun ang remap. So, ayan lang mga Pops, isishare ko sa inyo kung gusto nyo ng N-line, mas maganda. Mas number one sa akin yun. Yun ang pinaka mas advisable ko na kukunin nyo yung N-line na 6WF1. Kung CRDI naman, kung dito kayo kukuha sa amin, mas maganda gawin nyo dyan sa CRDI. Kung hindi pa na-remap, ipa-remap nyo na lang, no, para hindi masyadong masakit sa ulo. Pero kung dito kayo kukuha sa amin, naka-advantage dito sa aming company is naka-remap na kasi. So ito yung mga mas naka-advantage dito sa amin. Kahit kukuha ka ng CRDI at kahit kukuha ka ng inline, walang problema dun sa dalawa. So ayan lang, sana naintindihan nyo yung mga explanation ko. Pasensya kayo dyan sa ano ko, pag-explain ko medyo hindi tayo masyado expert, no, sa pagpananagalog, pero pipilitin pa rin natin para maintindihan. So sana mayroon kayong naintindihan at mayroon kayong natutunan at mayroon kayong kaunting idea kahit papaano nagkaroon kayo dun kayo ng kaunting idea. So shout out sa inyong lahat dyan. Bye-bye and God bless.